Si Mayor Janice muna. Din afterwards ikaw. Mr. Chair, I think our reason for coming here is to go over the deaths of the governor along with the others who died before him, pointing to the same mastermind. I wrote a letter to you 2 times. The first one, we managed to come up with a resolution, but failed to meet at the Senate halls while the governor was still alive. The second time, you have given us this chance to be heard. I just would like to suggest that since we have been here since yesterday, and the time allotted is for that purpose, for the governor along with the others, if I may suggest, shall we continue with those victims? And then after all of the victims that came here to air out their sentiments regarding the deaths of their loved ones, as well as abuses, pwede namang sila na naman. Because kung titignan natin ng maigi, parang nakikisakay sila. That's why I would like Yusek Egco to come, because there was a time when we met. I encourage him to write a letter to the Senate as well, telling them na pareho kaming sumulat. Pero napunta sila dito because I wrote that letter and that resolution that we asked from you. If it's not too much to ask po, sana unahin na lang yung sa amin, at tapos pagka after we're done with our time, sila na naman, and we will be vacating the hall po. Kasi parang like Jerome Nalam, who said he was invited, he was not included in the list of resource persons to come. Kaya I think nararapat lang po, if I may ask from you, sir, na yung mga hindi natin natapos na mga kasama, yun muna ang i-entertain natin. Afterwards po, you still have the time, yes, to Mayor, entertain them as well. Cut you short, Mayor. Alam mo, you cannot dictate this chair on how to conduct its business. I am merely asking. But, whatever the term is, I am running the show, I am running the investigation, and please, that is subtly dictating me on how to do my job here as chairman. Binigyan ko kayo lahat ng tsansa na magsalita, wala akong pinipili, kaya naman siguro, please bear with me. Napakalaking trabaho po ito, Mayor, kung sana maintindihan mo. As I have explained earlier, inuuna ko lang itong mga unfinished business natin, then I will go to unahin po yung resource persons na dala ninyo. Ito namang sinabi mo hindi daw imbitado ito? Sino bang... Character assassin. Invited. So invited pala itong... Invited itong sina si Laping at si Jerome Nalam. Victim ba sila po? I would like yes, to... Yes, lahat ng pinupo po dito ay kasama yan sa invitation. Yes, because I would like to ask if they have been victims too. The ones with us are not reporters, they are not markers. Those who are with us are victims of harassments, murders. As I have said, Laping is marker of the Deveses po. And come to regardless. To character assassination. Please, do not just judge na in-entertain natin yung mga barkers dito. Wala akong pinipili, barker ka man o hindi, victim ka man o hindi. You come here, dahil invited ka, then we'll hear you. That's for the interest, in the interest of fairness. Pinapakinggan ko kayong lahat. Kaya, hintayin lang ninyo at tatapusin ko talaga ito. Papakinggan ko yan lahat ng... Oo, tayo magpapatuloy. Gusto ko lang klaruhin ito. For the record, this committee received a letter from Iramis Law, addressed to the chairman of this committee and to the sergeant at arms. Diretsuhin ko na, I write on behalf of my client, Pastor Jerome Nalam. Saan si Pastor Jerome Nalam? One of the resource persons present in today's Senate hearing conducted by your committee, meaning yesterday,
Shortly after the termination of today's proceedings, Pastor Nalam was approached by Mayor Fritz Diaz and his escorts and was allegedly harassed by the latter with abusive utterances and malicious imputations accompanied by inappropriate gestures. This all happened inside the Senator Tolentino Hall, located at the second floor of the Senate, and was witnessed by another resource person in the person of Renato Lapping. We noticed that the Senator Tolentino Hall is equipped with CCTV cameras. Thus, we humbly request that we be given a copy of the CCTV footage taken on May 10, 2023 at around 3:30 in the afternoon. Further, we strongly request unto the Honorable Senator to reprimand and sternly warn Mayor Fritz Diaz and his escorts regarding their improper conduct towards Pastor Nalam and other resource persons. For that matter, so as to avoid future conflict within the sacred halls of the Senate, we hope that this request be given immediate attention. Thank you very much, respectfully. Attorney Rosel Margaret Q. Iramis. Ikaw ito? Yes po, Senator. Nag-complain sila na hinaras sila ni Mayor Fritz Diaz? Actually, I left early yesterday so I did not witness the alleged harassment. And sila Pastor Nalam contacted me yesterday kung pwede ko pa sila magawa ng letter to request for a copy of the CCTV footage. So what happened, Mr. Chair? Dali lang ha, dali. I will go to you later. Mayor Diaz, totoo yun, Mr. Chair, but the harassment is not true. I approach him, mag-abot kami doon, nakita ko siya, parang lumuhod ako, sinabi ko sa kanya, napatay niyo si Go, pero hindi niyo talaga ako napatay. Hindi niyo ako napatay, Pastor, sabi ko sa kanya. Tapos may nung isang tao, di ko kilala, naka-brown, lumapit, siya yung sumigaw. Siya yung sumigaw. Hindi no, ko, sino? Sino yun? Hindi ko kilala kung ano-ano yung sinasabi niya, sir. Sinabi ko lang na, kasi kaibig, si Pastor galing sa amin yan eh, ni Gob. Sinabi ko sa kanya, nakuha niyo talaga si Gob. Kasi yun lang inaano ko, Your Honor, yung mapatawag natin si Vice Mayor John Carl ng Santa Catalina, sinabi niya sa amin na yung getaway vehicle 2 days before namatay si Gob, or 1 week ba yun, ginamit ni Pastor Nalam at isang konselor ng Santa Catalina kasama yung isa sa mga killer ni Gobernador Digamo. Yun ang sinabi ng Vice Mayor ng Santa Catalina. So nilapitan, may information din ako na yung nagpa-plot sila sa pagpapatay sa amin. So nilapitan ko siya kasi nung tumakbong board member to, Your Honor, sa pag-ano naman tumutulong ako sa mga gastos nito, sinapitan ko siya. Sabi ko, napatay niyo si Gob. Nakuha niyo talaga si Gob. Sa Bisaya, Your Honor, sinabi ko, nakuha yun ninyo si Gob. Akuha ko po ninyo nakuha. Bay, katulog ko ninyong ipatpatay. Muna sinabi ko sa kanya. Pero yung sumigaw, yung isa. Niluhod ako, Your Honor. Sino yung kasama niya? Kabro, di ko kilala. O tapos... At sinigaw niya? Wag, hindi ko maano, hindi ko siya pinapansin, Your Honor. Eh. Ang yung, sabi ko, wag kang makialam dito. Sabi ko, nagpakilala siya. Sabi ko, marker ka ng mga TV. Tapos yung mga Digamo supporter, Your Honor, yung mga kasama namin, sila yun. Wala akong bodyguard, makita nyo. Yung kapatid ko lang lumapit, sinabihan si Pastor Nalam, ano pa nga sila eh, nag-ano sila na wala lang, Pastor. Kasi ako nag-express ako, lumuhod ako, Your Honor, tinignan ko siya sa mata. This is the first time na nakita ko siya in the Senate. Kasi akala namin, kasama to ni Tomasino Alido na umalis ng bansa. Ito yung core group, Your Honor. If there is a terrorism, Your Honor, sana masali to ng DOJ. Kasi ito yung core group. Sila, ito yung mga core group. Thank you. Pastor Nalam. Mr. Chair. Yeah. Good morning po sa lahat. Morning. 100% sinungaling yung sinabi ni Mayor. May CCTV naman kung kaya nating i-request, Mr. Chair. Pagkatapos ng hearing natin kahapon, doon kami sa gilid
naghintay, yung halos lahat na resource person sa amin, naghintay sa sundo namin para pauwi. Ang nangyari, sinugod ako ni Mayor Fritz. Dinuro pa niya ako. Sabi niya, kung sa Bisaya pa, nilampos mo pagpatay ni Digamo, pero wagod mo nilampos pagpatay na ako. Grabe ning harassment para nako, Your Honor. Kasi in-invite niyo ako dito na safety. Safety ako kasi nandito sa loob ng sinig. Grabe, grabe, Mr. Chair. Kasi eh, marami na yung nagpumunta. I mean... Pero, for the record, there was no physical contact. Eh, malapit na yung... Kasi, akala ko talagang magka-class na. Kasi, marami na yung mga sumabay na sa grupo nila eh. So... Makita yan sa CPR, Mr. Chair. Yes. Tapos, hindi siya pro-invited ng... Patabusin natin. Very irresponsible action o gesture ng isang mayor. Tapos, lumapit pa yung kapatid niya. Sabi niya yung kapatid niya, si Junde, konsehal din ng Seaton. Sabi niya, bakit niyo ganito, may ganito, magkasama naman kita. Sinabihan ko nga si Mayor, kung may problema ka sa akin, doon sa sinit niyo, kasi sa alam ko, si Senator Batulang ang pwedeng marinig kung anong gustong iparinig niyo. Bakit sinusugod niyo ako dito? So, Mr. Chair, talagang feeling ko parang nung nangyari yun, parang hindi ako safe sa nangyari. Kasi si Mayor, kung tutuusin, Mr. Chair, yung backup niya doon sa Negros, hindi bababa ng 10 backup. Of course, so, para hindi kami mapapay. Patapusin mo na ako. Dali lang. Ako doon, isang driver lang. Hindi ako maniniwala nito, Mayor. I mean, Mr. Chair. Kung nakaya niya na ginawa dito sa loob ng sinit sa labi, I mean, dito sa office niyo, sir, pwede niyang gawin yun sa labas. Grabe, sir. Hindi ako talaga, napifeel ko talaga na hindi ako safety sa ginawa niya. Okay. So, Mr. Chair, sana naman, Mr. Chair, malayo pa yung sa amin, uuwi kami. For the record, Mr. Chair, ilalabas ko ito na kung ano mang mangyayari sa akin, galing dito patungo sa bahay namin, sila lang ang may alam niyan. Dali. Pidi, pag may mangyari dito sa grupo na ito, managot ka sa akin, ha? Eskortan mo ito. Ha? At the same, itong grupo rin niligaw mo, bigyan mo ng escort. Ha? Kaya para walang mangyari. Give the floor. Mr. Chairman, thank you very much po. That's why we are here in the Senate halls, Mr. Chairman, to seek justice. Kung ang utak namin is warlord, pagkamatay agad ni Digamo, pareho naman kaming may mga kamay. Pwede naming dumiretso, magpatayan na lang kami doon. But, hindi po, grabe yung pagkamatay, maraming taong nadamay. At before yan pinatay, ang daming pinatayang leader namin. Pwede kaming makipagpatayan sa kanila. Pero never namin ginawa yan, Your Honor. Maawa, Mr. Chair. Maawa kayo sa Mistros Oriental kung magbalos-balos ang ginawa kasi nila, Your Honor. Mr. Chair. Simula nang nag-seek kami ng justice, natural. Nag-ano kami ng investigation, lahat dito, pumunta kami sa Manila, seek justice. We are very glad na may usad yung kaso. Kahit wala pang warrant of arrest or subpoena, ang ginawa nila, Your Honor, every day to assassinate our character in social media. Kako, si Janice, yung lahat ng punta dito, they assassinate or they ginawan lahat
Merong bading na ako, may AIDS na ako, may kang ano-ano yung mga sinasabi, wala namang file sa court. Bakit hindi kayo mag-file sa court? Yun ang ginawa nyo sa isang mayor din, na before siya nag-run ng mayor, pinalutangan nyo na nang rapist siya. So, nang hindi na siya wala nang kaso. So, si Gobernur Digamo nung buhay yun, tatag yun sa social media. Because we don't have the capacity of PR officer sa lahat ng networks dito sa station sa Manila. Wala kaming pera ng pangganon. Hindi namin alam yung laro dito. Yung trolls, wala kaming ganon. Si Governor Digamo, tantad yun. Pero at the end of the day, because of their money, power, and goons, mananalo pa rin si Gov. Because sa mga ginawa ni Governor Digamo. Kaya nga namatay, kasi hindi matalo. So Janice, kung alam niyo yung karakter ni Janice, strong to dito, pero pag kami lang, she is very vulnerable. Iiyak to si Janice sa likod. But she pretend to be strong para sa lahat ito sa likod namin. Mahirap yung karga namin dito. She pretend to be strong para may laban. Ngayon, Janice is very God-fearing person, Your Honor. Ito naman si Pastor, hindi naman pa-discredit, but marami natitik sa amin, ina-out na daw to ng UCP as pastors. O yun ang balita namin dito. Yun lamang ang ano ko, Your Honor, totoo yung sinasabi niya, but never akong nag-ano ng kamay, ng haras, o nag-fight. Sinabi ko, napatay niyo talaga si Gob, tapos hindi niyo talaga ako napatay, 3 times yung akong in-attempt. Yun ang sinabi ko, lumod ako para makita ko yung mata niya. Pero okay, pumunta kami dito, Your Honor, na to harm anybody, magano, iligro yan kung mamatay ito, baka patayin na naman to ng amo niya. Kami na naman yung ano. Ganito, as the chairman of this committee, ayaw ko may mangyaring masama because of this hearing. Andito kayo para pakinggan natin, hindi para magsakitan, hindi para mag-away. Kaya I admonish you, after this hearing, wala na sana kayong kontak, ha? Huwag niyong lapitan. Huwag kayong maglapit. And Sergeant at Arms, I'm directing the Sergeant at Arms to conduct the proper investigation. Meron man tayong CCTV dyan. Conduct the proper investigation and see to it na pag mayroong break o may lull dito or mag-adjourn tayo o masuspend ang hearing, maximize mo yung tao dito kasi ang daming tao pag isa lang dito magsuntukan, pagtagulo na ito. Mapapahiya tayo ng buong Senado dito pag may gulong mangyayari dito sa loob ng ating building. Ha? They should feel safe while they are here. Hindi yung matitreatin sila. Ha? You please deploy your men, ha? Sergeant at Arms. Yes, sandali. Ito na ka, Brown. Ikaw yung nagsigaw-sigaw daw kahapon, sabi ni Mayor Diaz. Yes po, ako po. Anong sinisigaw mo? Sabi ko po sa kanya... Sandali, mag-out ka muna. You know, pasensya na kayo, ha? These are trivial matters. Pero pag hindi natin ito aksyonan, mag-explore dito, mag-escalate ito ng malaking gulo, kaya kailangan aksyonan natin ito. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, sir? Thank you. Please take your seat. Tanggalin mo yung kan mo para marinig ka. Wait, okay, Pastor Karen? Yes, I am Pastor Ray Laping. Yeah, go ahead. Ang ginawa ko kahapon po, nakita ko kasi yung dalawang kamay po nasa fatal area. Na ano? Dalawang daliri po nasa fatal area dito po. Oh. At isang first fist pa ganun po, masama talaga ang mangyari. Kaya po, I try to deter it. Sabi ko, ayaw anabay. Pastos ka, sinado ni. Then, sinabi niya sa akin po, hindi kita kilala. Sabi ko, ako si Pastor Laping. Sinabi niya sa akin, barker ka ni Digamo. There's an inside story about that po.
masasabi ko po yung inside story na yan. Kung ano, ako okay, digamo po. Nasa proper forum na po, sasabihin ko. Matindi po to. Matindi po to. Kaya po, ito po ang... Anong po to yung after? Taposin na dito. Ang pakiusap ko po, ganito lang po. Sana may proper parliamentary procedure dito po na kung may magsasalita, no interference po at nang maliwanagang maigi yung sasabihin. And after that po, we're more than willing to go into an interrogations po at nang maliwanagan lahat. Dahil ang nakita ko po, they are very abusive. Kaibigan-kaibigan ko si Ruel Digamo, I am a very close personal confidant. Ang assignment ko po, lima po, unang assignment. That's not true. Yung unang assignment ko po. Sandali lang, Mayor Janice. Reading is a... Mag-respectuhan muna tayo dito habang may nagsasalita. Yes. Huwag tayo mag-interfere dahil pag kayo rin magsasalita, hindi rin kayo ni-interfere. Bigyan natin. Tapusin lang natin. Go ahead. Yes po. Unang-unang assignment ko po, babantayan ko si Janice Digamo po. And sana po magagawa to sa executive session po. Dahil ang revelations masyado matindi po. Yung katungkol sa kanya, ayokong sabihin dito po kasi may mga pangalan na lalabas at saka mahirap na po. Pangalawa po... Hindi yan Marites, ha? Hindi po. Ha? Ako po mismo. Pangalawa po, assign po ako sa mga simbahan po to penetrate. More than 5,000 churches ang pinapasok ko po. Dati po akong nagpapare, subalit nag-asawa. Pinasok ko lahat ng mga churches po. Si Pastor Nalam ang nagbibigay ng funds para sa amin galing sa mga Digamo po. Number 3 po, pinasok ko po yung grupo ng mga makakaliwa. Dati po akong nakikibaka. Hindi natatakot. Iyon ang pangatlong trabaho ko po. Pangapat na trabaho, to destroy Army Tebes. Since 2011 up to the present. Makikita man kami magkakalaban po. Arrange namin yan, dalawa ni Governor Ruel Digamo. Close kami. Yung classmate at schoolmate, galing sa Siliman po. Nung nasa puder ako ng mga makakaliwa po, na dala kami ni Kapulong. Nakapunta ko dito ng Maynila during the 1986 AIDS Revolution sa ilalim ni na Philip at Margie Way ko. Marami pa po kung pag-usapan natin, lalabas yung mga pangalan ng mga tao na mga matitindi ang pangalan. Mag-example lang po ako. My assignment is from the north to the south. Sabihin ko po, ang assignment ko po sa Hilaga, papuntang Timog. Galing po sa Tabara Group, papunta doon sa Leonardo Panaligan hanggang sa Maliari Command po ng Alex Bongkayo Brigade po. Sasabihin ko lahat po in executive session. Sana andun si Janice at saka si Pritch Diaz. Sapagkat po, pag may tao tayong sasabihin, the most guilty of this, sasabihin ko na. Siguro ako dahil ako yung napaka-sensitive yung trabaho. Si Janice Akesya yung nagpa-funding. Si Pritch Diaz po dahil yung mga sinabi nila na galing sa custom yung kinita nila sa red, sa yellow at sa green lane at sa yung mga connections ni Fritz Diaz po sa sinasabing Sunny Lagon at sa iba pa po, sana sa executive session po. Okay, okay. So, you are going too far sa ating binibisigahan na nangyari kahapon. But anyway, I will entertain you in an executive session. Yes po. Thank you po. You're receiving. Mr. Chair. Sandali lang. Sandali lang. Ito muna. I will recognize you later. Good evening, Mr. Chair. Ako po yung nakita kahapon anong nangyari po. Yung sabi po ni Pastor Labing po, hindi yan totoo, Mr. Chair. Ang nangyari po talaga, Mr. Chair, is lumapit po si Mayor Fritz, lumuhod, tapos walang ganyanan. Nagsalita lang po siya na, bye,
Nakuha gud nyo si Gubay sa, pero wago ko nyo nakuha. Tapos sumigaw po siya, Mr. Chair, na ayun, abay, bastos man ka. Yun, hindi siya pinansin ni ano, Mayor Fitz. Yun, lumapit siya, sumugod siya yung sumugod, Mr. Chair, kaya lumapit ako. Tapos sabi ni Mayor Fitz na, sino ka ba? Sabi po niya, sir, na siya si Pastor Lapping. Kaya yun, sinabihan ko siya, ah, ikaw pala si Pastor Lapping. Ikaw pala yung pastor na dapat magsabi ng good news, eh magsabi ka ng bad news. Pastor ka eh. Tapos yun, nagalit yung tatay ko din kasi kilala to siya ng tatay ko, sir, kasi marami itong issue sa simbahan namin din. Yun lang. Kasama kayo simbahan? Yes, Mr. Chair. Sige, baka maubos yung oras natin dito. Yun lang, Mr. Chair. Mr. Chair. Raising your hand. Dali kayo na... Nag-raise ka lang kamay mo? Yes, sir. Ano lang, Pastor, Mr. Chairman, kasi gusto lang naming may background kayo. Everyday po sinisiraan sa radio simula nung 2020 going to 2022. Si Edicamo, ako, si Janice, lahat ng partido namin, yun lang ang trabaho ni... I don't see him personally kasi ngayon lang. Yun ang trabaho niya, ni Pastor Lapping, na manira sa amin. Lahat ng ano. Pero ang nag-file ng libel po, si Gov lang, Edicamo. Si Governor Edicamo lang yung nag-file ng libel case against Pastor Lapping. I think cyber libel eh. Yun lang po. Ako, hindi lang po ako nag... Sa kaso sa NBI, daghan. Yeah, sa case ng NBI po. Pero ako, hindi lang ako nag... case, nag-file. Kasi hindi ko naman... hindi ko na inintindi. We will focus our strength on finding the justice and peace, peace and order of Negros Oriental. Doon lang po. Sige, thank you. Last na yan, ha? Kasi... maubos ang oras natin dito. Ano, may sasabihin ka? Sige, go ahead. Ako muna, sir. Tapos si... Sige. Pakibilis lang. Yes, bina naman yes, yes, kayo pinagbigyan. Sinabi yun ni Mayor Ritz na kasama ako sa yung sasakyan na sinabi niya, Mr. Chair. Tanda ako, Mr. Chair, na ipapa-imbestiga yung sasakyan na sinabi na niya na ginamit ko sa pag-ano, punta doon sa Vice Mayor. Ang totoo yan, Mr. Chair. Pupunta kami ni Mayor Pibligan. Tapos na dahil sa mainit, na kasi mainit eh, pupunta muna kami doon sa ano, nagpahinga muna kami doon sa office ng Vice Mayor. May CCTV din sila, hindi kami nagharas. May maraming tao din sa loob, Mr. Chair. Nagtatawanan pa nga eh, kasi yung isa na sinabi niya ni Kutsihal Bayang is taga doon eh. Mr. Chair, I challenge Prince Diaz in your sasaharap mo, sir, na kung hindi niya mapapatunayan na yung sasakyan na ginamit, na isa sa mga ginamit ko, doon sa sinabi niya na alleged na ginamit doon sa pagkamatay ni Gobernador Edicamo, eh mag-ano kami? Kung mapapatunayan niya, ako na mo mismo mag-surrender sa iyo at magpapakulong ako. Pero kung hindi niya mapapatunayan na isang sasakyan na sinabi niya na ginamit ko rin daw, eh siya naman siguro ang pwedeng siya naman siguro ang kukulong. Eh kasi hindi, Mr. Chairman, sa totoo lang, gusto ko ng katotohanan dito. Kasi marami na yung dakdak na walang basehan. Sige, okay. Anyway, malalaman yan. May investigation na ongoing eh. Identified yung mga sasakyan. Yes, Mr. Identified yung mga sasakyan o pinamit. Malalaman yan. Tumasun sa nako ni si Lapping. Last na yan ninyo ha. Kay we will move forward. Ano oras na? Alas 12 na. Okay. Salamat po. Pero ganito po, yung CCTV will be the thing that speaks for itself. Pagkasama kami ni Roel galing pa sa 2011 hanggang sa nag-file siya ng kaso sa akin, under one condition, may penetration ako sa mga Tebes. At sasabihin ko po, ganito po, hindi ko kasama yung nagsasabi na ano siya, kasama ko sa church. Ako po'y isang Philippine missionary from the United States of America, Harwich, Port Cape Cod, Massachusetts, USA, Living Hope Family Church ang sendi ko. May church ako sa Dumaguete at ako po'y nagmi-mission
kasama po po sa area ko po sa mission, yung pag-penetrate po sa mga makakaliwa, dahil yun ang target ko, yun ang usapan namin ni Ruel. At yung penetrations po, nasisirain talaga si Arnie Tevez at ang mga Tevez, yung ginagawa ko po. May black propaganda movement kami, kasama ko po, andito ngayon si Rex Candos. Alam naman ni Ruel Piniero yan, palagi akong kumakain sa kanila, kina Governor Ruel Digamo at Janice Digamo. At yung kasama kong IT expert, subalit patay na siya, si Bernard Katindig. Yun ang namamalakad sa lahat ng mga propaganda movement, pati sa mga, kasi magaling yun sa IT. At saka, yung namamatay na si Edmond Sistoso, at yung namamatay na si Tindo Generoso po. Pero apat lang talaga kami na mga nakakonsentrate sa propaganda movement. Ulitin ko po, apat lang kami nakakonsentrate sa propaganda movement. Okay. Maraming salamat po. Thank you very much. Magkuhan ka, wala na. Mr. Chair, ipo-forward lang po namin yung background ng yung mga kaso niya po sa NBI. At mga lima to, hindi pa kasali yung mga cyber libel. Yung mga illegal recruitments, malicious, mischief. Lahat to, Mr. Chair, may record po yung NBI at saka yung PNP. Thank you. One of the resource speakers who are with us today is requesting if she could be the first after we're done with the whole thing that we're discussing right now. Bigyan mo ng pangalan. Yeah, Fidelina Makatige, because she already has a ticket and would want to go home today po. Ma, Lina Makatige, ready ka lang.